Good morning. I am Gisela Parisi, a junior high school applicant with a major of Araling Panlipunan, and I am applying in Kangawa National High School, Kangawa, Buena Vista, Bohol. Inaiyahan ko muna kayong lahat na tumayo para sa ating pagdarasal na Lenlen, you may lead the prayer. Amen. Magandang hapon sa inyong lahat. Maaari na kayong upo sa inyong upuan. Let's check first natin kung sino ang lumiban sa araw na ito, Lisa. Magaling, magaling ito, walang lumiban sa inyo. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong hapon, magbalik-aral muna tayo. Maaari nyo bang sabihin sa akin kung ano ang ating pinag-aralan kahapon? Yes, Lisa. Ito ay kakulangan at kakapusan. Magaling. Bigyan natin ng tatlong palakpakan si Lisa. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyong mga larawan. Mahal nyo bang sabihin sa akin kung ano ang mga nasa larawan para maging exciting ating topic ngayong hapon. First picture. Ano ito? Isa-isa lang. Yes, Lenlen. Magaling. Ito ay pagkain. Next picture is, yes, ito. Bahay. Magaling. Ito ay bahay. And the last picture is, yes, camera. At based sa picture na nakita nyo, maaari nyo bang sabihin sa akin or alin dito, alin sa tatlo ang mas kailangan natin para sa ating pang-araw-araw? Sa inyo, based sa inyo, ano ang mas kailangan nyo? Ang pagkain ba, tirahan, or ang camera? Yes, tama. Mas importante ito, tirahan at pagkain. Based sa picture na nakita nyo, ano sa tingin nyo ang paksa natin ngayong hapon? Yes, ito ay pangangailangan at kagustuhan. Sa aralin na tatalakay natin ngayon, sa araw nito upo sa pangangailangan at kagustuhan, maaari nyo bang basahin kung ano ang ibig sabihin ng pangangailangan? Yes, tama. Ang pangangailangan ay ang ating basic needs para sa ating pang-araw-araw. Ito ay pinaka-importante. At ang kagustuhan naman ay ang, yes, tama. Ang kagustuhan ay maaring pandagdag lamang sa ating pang-araw-araw para sa, like, paghangad natin ng bagong gamit. Example, ganyan. At ngayon, tingnan natin kung talagang naintindihan nyo ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan. Halimbawa, bibigyan ako ng halimbawa. Bumili ng cellphone ang isang negosyante. Pangangailangan or kagustuhan? Yes, ito ay pangangailangan. Bakit pangangailangan? Dahil ang isang cellphone ng isang negosyante ay isang pangunahing gamit o pangangailangan para naman magkaroon ng komunikasyon sa kanyang mga nasasakupan. Diba? Dahil kapag ikaw may mayroong negosyo, you have the wide scope of communication to your workers. And next, halimbawa is ang bumili ng cellphone ang isang magsasaka. Ito ba ay kagustuhan or pangangailangan? Yes, ito ay kagustuhan. Bakit kagustuhan? Dahil hindi naman gumagamit ang isang magsasaka ng cellphone habang ito ay nagtatrabaho. Ano nga bang kanyang pangunahing pangangailangan? Like for example, mga kalaba, mga gamit pang-ani, or mga bingi, mga gamit pang-saka, ganyan. And gayon pa man, hindi maiwasan na maraming pangangailangan ang bawat individual. Ayon kay Abraham Maslow, ang proponent ng hierarchy of needs or ang hierarkiya ng pangailangan ng tao ay meron itong takdang antas at merong iba't ibang kahalagahan ito. At I will show you the picture of the hierarchy of needs. Ito ang larawan ng hierarchy of needs. Meron ang first antas ay ang physiological. Ano nga bang physiological? Ang physiological ay ang pinakababang baitang pero ang pinaka it has the
most important task dahil ito ay ang pangunahing pangailangan. Dito nanggaling ang pangunahing pangailangan tao. For example, pagka ng pagkain, tubig, kasuutan, mga pangailangan para makasurvive or mabuhay ang isang tao. And sa kabilang banda naman, kapag ang itong physiological ay hindi natuunan or nagdudulot ito ng ang panghina ng katawan at pagkakasakit kapag hindi natin na-achieve itong physiological. Next is ang seguridad at kaligtasan. Ano nga bang seguridad at kaligtasan? Yes, nakapaloob dito ang pangailangan ng tao ng hanap buhay, kaligtasan mula sa kalahasan, seguridad sa pamilya, at sa kalusugan. At dito naman, ganyan pa man, kapag sa seguridad at kaligtasan, kapag hindi ito natugunan, magdudulot ito ng kabalisahan, kawalang katiyakan, mahinang pangangatawan. And ang ikatlong antas ay ang pangailangang panlipunan or love and belongingness sa English. And nakabaloob dito ang pagkakaroon ng kaibigan, pamilya, pakilahok sa mga gawaing pang-sibiko. And dito sa pangailangang panlipunan, kailangan ng tao na makipagkapwa, makipagsalamuha sa kanyang mga kaibigan, sa ibang tao para naman, dahil para magkaroon siya ng friends. Dahil, di ba, mayroong isang kasabihan na no man is an island. Walang tao na buhay pag siya lang. Kapag ito ay nangyari, kapag ito ay hindi natugunan, ito ay makapagdulot ng pagiging makasarili. At ang ika-apat na baitang ay ang pagkakamit ng respeto sa sarili at ng ibang tao. Ano nga ba ito? Nakapaloob dito ay ang pagkakaroon ng respeto sa kapwa at sa kanyang sarili. And kailangan ng tao na maramdaman ang kanyang halaga sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Ang respeto ng ibang tao at tiwala sa sarili ay nakapagpapataas ng dignidad ng isang individual. Samantala, kapag nagkulang ang antas na ito, nakapagdudulot ito ng low self-esteem or ang mababang tiwala sa sarili. At ang huling antas at ang pinakamataas na antas ng hierarchy of needs ay ang kaganapang pantao or self-actualization. Ano nga ba ito? Ayon kay Abraham Maslow, ito ang pinakamataas na needs ng isang tao. Kapag ito ay, kapag nakarating ka na sa antas na ito, ikaw ay may pinakamataas na pagtingin sa sarili. Pagtingin sa sarili, pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa kasagutan at sa halik na katanungan. And ito ang hierarchia ng pangailangan ng tao. Ngayon, for recap, review muna tayo. Ano nga bang pinag-aralan natin ngayon? Yes, pangailangan at kakulangan. Anong pangailangan? Yes, very good. Kasagutan. Yes, very good. At ito ang hierarchy of needs. Ngayon, kumuha ng kalahating papel. Sagutan natin ito. I'll give you 1 minute. Sige. Finish. Go. Pass your paper to the front. Ngayon, kunin nyo ang inyong kwaderno at isulat ito sa inyong assignment. Tapos na? Sige, good. Ngayon, magsitay na kayo para sa ating panalangin. Amen. Maraming salamat mga class dismissed.